Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Banal na ina, Birhen sakdal ganda, Reina ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating gunitain ngayon ang mahal na Birhen Maria ng unang Sabado ng buwan ng September. Dahil hindi po tayo magkaroon ng pagdiriwang sa kanyang kaarawan bukas, dahil mas ang sentro natin ay ang Linggo. Ngayon po tayo mag-aalay ng pagunita sa mahal na Birhen Maria. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang mga intensyon mula sa nakipag-ugnay sa atin, nakikisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon sa mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga naapektuhan ng Bagyong Inting at mga naapektuhan sa habagat at sa mga banta ng Bagyo Ferdi. Isama rin natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga apostol ay tinatawag ng ating Panginoon ayon pa sa ng sulat San Pablo sa Korinto, hindi na pagpapahayag lamang, bagkos ito ay tunay na nagsasaksi sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, siya ang magtakda kung ang kanya mga apostol ay kailangan bang mag-ayuno o dili kaya sumunod sa mga kautosan, sapagkat ang ating Panginoon mismo ay siya yung batayan ng kautosan o ng tradisyon ng Torah sa Israel. Tayo ay tinatawag na tumatilima sa kalooban ng Diyos tuwi na. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalumong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Maria'ng Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalatiang walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit inyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakamahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo, mahihima kami, kayo'y malalakas, hinahamak kami, kayo'y pinangarangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad, pinagmamalapitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami pinag-uusig. Tinitiis namin ito. Mahumanay na pinanalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal, sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng mabuting balitang ipinangangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalapit doon ng habag at awa. Siya ay makikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't
walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Hesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butel matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Hesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Setyembre. At ngayon, atin pong handog ang ating misa para sa mahal na Birhen Maria. At isang pagbibigay na rin sa kanya ng narapat na pagunita sapagkat bukas ang kanyang panahon ng kanyang kaarawan ay hindi po tayo magkaroon ng pagdiriwang sapagkat ito'y naitapat po sa Linggo. Ang atin pong mga pagbasa ngayon, kung inyo pong napansin, ay patungkol sa pagtupad ng kautusan. Kautusan ay napakalaking bahagi sa mga Israelita o mga Hudyo at lahat ng mga tao napakalaking bahagi. Sa mga Israelita, mayroon silang tinatawag na Torah. Ang Torah ay tradisyon ng kautusan. Kasama ito ng tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim at tradisyon ng mga ng karunungan na tinatawag na Kitubim. Pero itong Torah ay napakahalaga sapagkat ito'y nagkumpuni sa mga mahalaga na mga libro ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio na kung saan ang kautusan ng Diyos
ay atin pong matagpuan sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5. Ang kautusan ay tinatawag na Torah, ay napakahalaga na kung saan ang isa sa mga kautusan nito, ang pagkaroon ng paggalang sa araw ng Panginoon na nasa pangatlo na kautusan ay ang pagrespeto sa tinatawag na araw ng pamahinga. Sa mga Hudyo, ang araw ng pamahinga ay tinatawag lang Sabat, pamamahinga. Ito ay mahalaga para sa kautusan kaya makita po natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20, verso 8 hanggang 11 na igalang ang araw ng pahinga una sa lahat sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay naglikha ng anim na araw at sa pangpito na araw siya ay namahinga at sa paglalakbay ng iniligtas ng Diyos na bayan ng Israel ay nagrespeto sila sa araw ng pamahinga. Kaya napakahalaga po ito. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 1 hanggang 5, sa araw ng pahinga, ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga apostol ay napadaan sa may triguhan. Sa pagdaan nila, normal lang sa mga taong dumadaan na kung may makita sila halimbawa ng mga butil ng trigo, ay kanila pong kinikitil at ito ay kanilang kinakain. Bahagi lang po yan sa tradisyon. Pero, ang mga iskriba at mga parisiyo ay nagpapahalaga sa araw ng pamahinga. Na maski yung pagkitil ng mga ilang butil ng trigo ay tinatawag nilang bawal sapagkat iyon ay trabaho. Hindi naman nangyay trabaho dahil pagkilos lang, parang kaugalian lang. Pero para sa mga makitid na paningin ng mga parisiyo, ito ay isang trabaho na kaya bawal ang kanilang ginagawa. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus kung ano ang nangyari sa panahon ni Haring David. Sa panahon ni Haring David, at ito ay ating mabasa sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 21, verso 2 hanggang 7, na si David, nung sila ay nagugutom, kasama ang kanyang mga sundalo, ay pumasok sa bahay dalanginan at o templo at kanya pong kinuha ang tinapay na alay. Ang tinapay na alay ay para lang sa mga saserdote. Hindi naman saserdote si David. Pati yung mga sundalo, hindi rin mga saserdote. Kaya bawal nilang kainin yung mga alay na mga tinapay. Pero kinain ni Haring David at wala namang nagreklamo at hindi naman siya nagkasala doon. At bakit napakaliit na butil ng trigo na kinuha ng mga apostol ay isang malaking bagay na ayon sa mga parisiyo na lumabag sa Sabat o araw ng pahinga. Dahil siguro kanila pong tinitingnan ang makitid na kahulugan ng Torah. Ang Torah sa salitang koinokona Griego sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ay sa koinokona Griego ay nomos. Pero itong nomos ay bahagi lang sa tinatawag na tipan. Kaya tinatawag ang bagong tipan na testamentum sa Latin. Pero ang totoo, ito ay tungkol sa lex o ang batas o ang kautusan. Na kung saan napakahalaga na magkaroon ng kaayusan kapag ka mayroong Torah o kautusan o nomos o lex ang buhay sapagkat ito yung nagbigay sa atin ng mga paraan kung paano pa maging maayos ang ating kelos. Maayos ang ating mga ginagawa sapagkat kung walang kautusan o batas o patakaran na sinusunod, magkagulo-gulo lang ang tao at hindi mahusay ang takbo ng buhay. Pero
itong mga Pariseo ay tinitingnan nila na itong kautusan ay hindi mababago na salita ng Diyos. Kaya pag sinasabi na sa araw ng Sabat o araw ng pahinga ay hindi kikilos at hindi gagawa, yun nga ang lagi nilang inoobserba sa mga Hudyo. Magpahanga ngayon, halimbawa kapag ikay pupunta doon sa Israel, sa panahon ng Sabat o panahon ng Sabado, hindi po kayo magkaroon ng pagluluto o pagkilos, at ang mga pagkain, kung kayo'y nagpunta doon na isang pilgrim, nakahanda na lang lahat, ang lahat ng mga pagkain, kukuha na lang kayo na niluluto nila noong Friday at doon na kakainin sa araw ng Sabado na araw ng paminga. Pero ito ay nasobra sa pag-obserba naman sa tunay na kahulugan ng Sabat. Ang tunay na kahulugan ng Sabat ay una sa lahat ang pagsintro sa sarili sa Diyos. Sapagkat ang Diyos siyang naglikha sa lahat at pagkatapos ng kanyang paglikha sa mga importanteng mga bagay-bagay ay nagkaroon siya ng pamahinga upang mayroong araw para sa kanya. At araw ng Panginoong Diyos, hindi ibig sabihin na tayo ay hindi nakikilos at kung ano na ang ating gawin para na lamang sa Panginoong Diyos na magkaroon ng meditasyon o panalangin buong araw, ang tinuturo po dito ay ang Torah o ang kautusan ay dapat una sa lahat pagsintro sa Diyos pero sa pagpapahayag rin ng pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin dito, pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, dapat kikilos ang isang tao upang magluto o dili kaya upang makakain ng kanyang kapwa o dili kaya siya ay tutulong sa kapwa ng ilangan ng tulong. Kaya ang dapat po nating tingnan ay ang ating pagtingin na ang Torah ay nagkatawang tao na. Ang Torah na salita ng Diyos na nasa saad sa aklat ng kautusan at mga aklat ng kautusan nandoon ang turo, ito'y nagkatawang tao na sa ating Panginoong Hesus Nazareno at siya mismo ay Panginoon na ng kautusan. At dahil Panginoon ng kautusan, siya ay Panginoon ng pamamahinga o ng Sabat. At dahil dito, tayo rin ay titingin na una sa lahat, tingnan natin ano ang ating gawain at tunguhin sa araw ng sa Diyos, ito ay para sa Diyos. At pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang iniligtas at tayo'y Kanyang binibigyang buhay, kailangan din yun ang ating tunguhin sa araw na yun. At pangatlo, na hindi po sa mga nakasulat ng mga batas, sa mga tapyas ng bato o sa mga naisulat sa mga papiros o mga papel ang mahalaga tungkol sa batas. Ang tunay na esensya ng batas o ang tunay na kahulugan ng mga kautusan ay naitanim na, naiukit na sa puso ng bawat tao. Na ibig sabihin, nasa konsensya na po natin ang kautusan ng Diyos. At dahil dito, irespeto at igalang natin ang kautusan na nasa ating puso ng tao. Kaya pakisabi sa katabi mo, nasa iyo ang Diyos. Nasa atin ang Diyos. At dahil nasa atin ang Diyos, siya dapat pumapanginoon sa atin. At kung tayo tumatalima sa Kanya, yun ay pagtatalima din sa mga kautusan niya. Kung anong nailagay sa 10 utos, ay 2 utos na lang ang binigay ng Panginoon. Una sa lahat, ang una, pangalawa at pangatlo na kautusan ay sa unang kautusan na ibigin ang Diyos higit sa lahat. At ang pang-apat hanggang pang-10 na kautusan ay nasa pangalawang kautusan na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Dito natin makita kung paano tayo mamuhay ayon
sa kalooban ng Diyos. Una sa lahat, magkaroon tayo ng isang bisyon sa buhay na ang Diyos ay siyang maghahari sa buhay natin. Magkaroon tayo ng parang realignment sa ating mga bisyon sa buhay na ito ay para sa Diyos. Pangalawa, kailangan na iklaro natin ang ating pagpapahayag ng ating paging imahin sa Diyos at pagiging Kristiyano na binigyan sa pangalan ni Kristo ng ating buhay ay nagpapahayag din ng buhay ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. Pangatlo, na magkaroon tayo ng pinakamataas na pagpapahayag ng ating kabutihan bilang tao. Dahil tayo imahe ng Diyos, tayo ay Kristiyano din na napahayag dapat kay sa mithiin ni Kristo, dapat din ang ating buhay ay Kristiyano 24 oras at 7 araw sa isang linggo. At dahil dito, tayo rin ay magkaroon ng pang-apat, isang aksyon na ang bawat kilos natin ay Kristiyano. Ang bawat ugali natin ay ugaling Kristiyano. Ang bawat tunguhin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang bawat hakbang ng ating buhay, tayo ay tumitilima sa Kanyang kautusan. Naway, ang Diyos nga ay siyang pinakasintro ng ating buhay. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay Panginoon mo. Ang Diyos ay Panginoon natin. Yung mga magpahayag na ang ating Diyos ay siyang pumapanginoon sa buhay natin, pumalakpak ng malakas upang siya ay tunay na Panginoon sa atin at bilang Panginoon sa atin, ipahayag natin gaano ka kalalim ang ating pag-ibig sa Kanya. At tayo naway mabigyan ng mga biyayang makilala pa siya at nang makilala siya, ating bibigyan ng pagpupuri na darapat sa Kanya. At dahil siya ay pumapanginoon sa ating buhay, naway maglalakad tayo at tumatalima ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang Kanyang mga malayang anak kay Hesus Kristo na Kanyang bugtong na anak. Atin pong sabihin, sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Iyong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahang ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Iyong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw naway mamahinga sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Ngayon namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Itong pinapayat alak na mula sa'yo muling ihain sa
salamat ng puso. Buhay mong inalay, walang papantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang ihigit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y ialay. Itong pinapay at alak na mula sa'yo muling ihain sa kabutihan mo, muli natanggapin palay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Santa Maria ng di bumawas kundi lalo pang ng paganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan ng pinarangalan ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa maing lahat ang mahal na Birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina na iyong anak. Noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbuhuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhin Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman galing na utos sa turo ni Jesus sa pain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telsat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Asa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan ng ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap
ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at nagtiwalay, tutulong at kapanap ang kabutihan mo ay magliliwanag patulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos manatagka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang umiginhawa sa litong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap ay makakamtan, at pangarap mo ay makakamtan. announcement. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name and pictures ng bawat social media accounts. Facebook account: YouTube account: Instagram account:
Trade accounts, Twitter account, TikTok accounts. Maging mapanori po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kanang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo manarito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Bansang Lumanan ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan ng inyong panalangin ay ringgin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong in cash or in kind upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Lakwahan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin naway ang Diyos ay magpala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at ng umapaw. Ang pagsunod sa Diyos at ng kanyang kautusan ay ang pagsabuhay ng pinaka-esensyal na kahulugan nito. Pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Pagmamahal sa kapwa ay ang pagmamahal sa sarili. Ngayon po, ang pagbaswas, mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pagbaswasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito, may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw at niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Puri Diyos. Ng ating Pong Jesus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluluwalhati ka noon.